Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa mga kapatira na nasa ibayong dagat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating pagbubulay kaugnay ng ating pananalangin ngayong panahon ng COVID-19 global pandemic. Ito po ay isang worldwide prayer concern ng ating mga CLJC Volunteers and Partners Prayer Warriors Group 2020. Ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng pagsamba. Ngunit kagaya ng dati, ang atin pong pagsamba ay sa maliliit na grupo sa atin-ating mga tahanan o kay mga cells sa mga lugar na sa mga GCQ area ay hindi lalampas ng 10 ang bilang. Ating patuloy na ipanalangin ang masaganang paghahati-hati at pagkain ng salita ng Diyos itong panahong ito. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay may kaugnayan sa relasyon kay Kristo at ang kaugnayan nito sa tugon ng tao sa tatlong iba't ibang larangan ng pamumuhay sa isang sibilisasyon ng mundo. Ang tinutukoy ko po ay yung sarili, tahanan at pamayanan at mga taong may otoridad sa kanya. Ito yung tatlong malalaking kaugnayan ng isang mananampalataya at kahit hindi mananampalataya na ang tugon ay nababatay sa kanyang malusog na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba mga kapatid na ang mahigpit nating laban para gawin ang kalooban ng Diyos ay ang sarili natin? Alam niyo rin po ba na kung magagapi lamang natin ang ating sarili araw-araw, ay mababawasan ng malaki ang ating mga problema? Yung mga bagay na nakaka-depress, mga bagay na nakakalungkot, at lalo na yung mga bagay na nakaka-high blood. Well, isa ito sa pahapyaw nating tatalakay ngayong umaga kasi halos lahat naman ng pag-aaral natin ay pahapyaw at maaaring ituloy sa ibang mga panahon pa ng pag-aaral. Dito sa pagpapatuloy ng ating gawain na online. So, pakiready lang po ang inyong mga Biblia. At ngayon ay tayo na sa unang Pedro, Kapitulo 2. Magsisimula po tayo sa talatang 11. At sa maikling oras na ating tinatalaga sa ganitong gawain, baka sakali umabot tayo ng verse 17. Bilang isang mabuting pastor, ay ginawa ni Apostol Pedro ang lahat ng kanyang makakaya para palalahanan at palakasin ang loob ng mga mananampalatayang dumaranas ng matinding mga pag-uusig. Ito po yung mga mananampalatayang nangalat o dispersed sa panahon ng yung unang siglo ng pagkatatag ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Tinalakay niya ang dahilan ng mga pagsubok mula sa chapter 1 at ang pangailangan ng pagpapakabanal. Binalikan din niya sa kanila ang mga alaala, ang paraan na sila ay naging mga mananampalataya kay Kristo at ang pag-asang kanilang tinanggap dahil sa pananampalataya sa kanya. Na pag-usapan din po natin ang mahalagang bahagi ng salita ng Diyos sa kanilang paglago at pagtibay sa pananampalataya ang kanilang tinanggap. At lately ay tinalakay natin ang implikasyon ng pagkakaroon ng relasyon kay Kristo. Sa mga talatang i-cover natin ngayon, ay mapapansin ninyo na mga praktikal na gabay patungkol sa pamumuhay at may kitungo sa iba't ibang uri ng tao ang nilalaman ng sulat ni Apostol Pedro. Unang binigyang pansin ni Apostol Pedro ang personal na buhay ng mananampalataya. Ito'y dahil sa paniniwala niya na malaking kaugnayan sa problema ang haharapin ng tao, yung pagtatagumpay ng tao personally sa mga problema ang dinadala niya. Dahil kung hindi niya mapagpatagumpayan mismo yung kanyang personal na mga problema, paano pa niya kakayanin kung madagdagan pa siya ng mga bagay na manggagaling sa mundo? Simula po tayo sa verse 11. At sa verse 11 ay mababasa natin ang ganito mula sa mabuting balita.
Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Marami tayong mabigat na kalabang espiritual. Ngunit ang pinakamalupit at pinakamabigat na kalaban, mahirap na kalaban, ay ang sarili natin, yung ating natural man. Kahit na isinuko na natin kay Kristo ang ating buhay, ay taglay pa rin natin ang binhi ng pagiging makasalanan ng tao. Ito ang sanhi ng malimit at paulit-ulit na paglalaban sa loob mo, sa loob ko, ng aral ng Diyos at ng ating gusto. At sa ganitong pagkakataon, kung titingnan niyo mabuti yung unang talatang itong ating titingnan, napaka-passionate ng pakiusap ni Apostol Pedro sa mga mananampalatayang ito na bukod sa nahihirapang isulong yung kanilang pananampalata dahil sa mga pagsubok, ay nasa ibang mga bayan pa na wala ng sariling mga ari-arian, sariling mga tahanan at nakikipamayan lamang. Yung pakiusap na talikuran ang mga pagdanasa ng laman na nakikipagdigma sa mga sarili nila. Kung iisipin ay bakit niya kailangan sabihin pa yon samantalang deprived na nga materially ang mga tao na ito. At dinisip ko, oo nga, kalimitan kahit deprived tayo, lalo na nitong dumaan ang panahon ng pandemic. Nakikita natin na sa panahon na tayo ay deprived ng maraming bagay, doon lumalabas ang maraming kabulukan kasama ang kasakiman sa loob ng tao. At naniniwala tayo na kahit sa mga mananampalataya, minsan ay umiiral ang ganong klase ng pagkatao dahil yun ay nasa kanyang laman. Sa NIV, ang pagkasalin dito ay abstain. Abstain from sinful desires. Medyo specific. Sinful desires. Sa standard version ay sinalin siya na passions of the flesh. Medyo general ng konti, ano. Pero malapit sa pagkatagalog na nasa ng laman. So, ang mga nasa ng laman, kung tutuusin, ay mga legitimate human needs. But they were magnified beyond proportion. Medyo pinalobo, pinalaki. At dahil sa pagpapalaki o pag-highlight, nagkaroon na extra desire ang katawan na yung pagkakaroon ng extrang desire kaysa nararapat, dahil sabi ko nga ito'y legitimate needs, ay pwede silang mahulog sa mali. Ang alimbawa, ang pagkain ay normal na pangailangan natin. Pero kapag tayo'y nagkaroon ng maluhong pagnanasa sa pagkain, ito'y nagiging pagkakasala ng tao. Mag-result sa pagkakasala, kaya lumalabas yung kasalanan ng gluttony. Legitimate ang kumain, pero kapag nagkaroon ng ekstrang pagnanasa ang laman at sinunod ng tao, then he falls into sin. So, ganyan yung kalagayang binabaka dito. Ibig sabihin, ito yung mga nararanasan ng tao na unbiblical or ungodly use o paggamit ng ating sistema. Mga bagay na tama sana at kailangan natin, ngunit dahil it is highlighted unproportionately, naging unbiblical ang ating trato at hindi maka-Diyos yung ating paggamit. Pwede mong isama dito yung mga bisyo, bagamat siyempre talagang hindi na kailangan ng katawan yon, nakahiligan lang ng mga tao. Pero sabi nila, pwede rin bisyo ang kumain at nitong lockdown ay talagang marami ang bumigat dahil sa hindi naman pwede nakamaskara palagi ano, para hindi na makakain. At anyway, so, ang mga bisyo ay mga bagay na kinahumalingan ng tao, na tumali sa kanya, na sumisira ng kanyang katawan at hindi lamang ng katawan, minsan maging ng kanyang social life ay sinisira nito.
Lahat ng ito ay naguugat sa pagkahumaling ng tao sa mga bagay na nakasisiya sa kanyang laman. And this is basically what the Apostle Peter was addressing sa bahagi na ito ng sulat. Now, let me say na ang Kristiyano, a Christian who cannot win on himself, will find it hard na manalo laban sa ibang mga laban sa ibang field. No? Kung hindi tayo mananalo sa mga simbolo ng damdamin natin, masusumpungan natin na napakahirap manalo sa ibang labanan na kailangan natin pagtagumpayan na nasa labas ng ating katawan. So, kailangan muna nating matalo itong simbolo ng damdamin o itong desires of the flesh na sinasabi ni Apostle Pedro. At naniniwala akong alam niya ito dahil dito siya nagsimula. Bago niya binanggit ang ibang mga bagay na atin ding pahapyaw na dadaanan ngayong umaga sa oras na available sa akin at sa atin. Na. Para manalo tayo sa dalawang malakas na puwersang ito, kailangan natin ang magka-combine, magkalakip na paggawa ng banal na espiritu at ng ating bagong sarili. The Holy Spirit and the new man working together. Kailangan natin ang dalawa, ang fusion ng dalawang ito para tayo lubos na magtagumpay. Minsan ay nakakaroon tayo ng isip na gawa lahat ng espiritu ang bagay na ito. At mayroon naman mga tao na ang isip nila ay gawa lahat ng tao ito. Pero naniniwala ako na this is a combined effort ng dalawang entity na ito. Ang banal na espiritu na gumagawa sa atin at nag-uudyok sa atin na gawin ng tama. At ang ating bagong sarili na ating tinanggap, the born again person in us, tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo sa gawa ng Espiritu para talunin itong masamang sangkap na ito sa atin. So, kailangan nating sadyain, I mean, to intentionally do ang pagputol. Kaya ang pakiusap ni Apostol Pedro ay talikdan ninyo. Hindi niya iniasa sa banal na Espiritu ang lahat o sa kapangyarihan ng Diyos ang lahat. Sapagat ibinigay na ng Diyos sa atin ang bahagi ng pwersa na kailangang tayuan lamang para manalo. So, kailangan sadyain ang pagtalikod sa pagdanasa ng laman sa pamamagitan ng tahasang pagtanggi sa hinihingi nito. So, we can reject anumang idea ng laman na pwedeng ibato sa atin ang kaaway para tayo ibulin sa kasalanan. Sabi ng Colossians 3:5-6, na ito naman ay sulat ni Pablo, na may kaparehong tono ay ganito. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagdanasang makamundo. Again, muli intentional at laban na ipinapagawa sa ating bagong pagkatao. Patayin na ninyo. It is not the Holy Spirit who will kill, pero tayo na sinangkapan ng bagong pagkatao ang papatay sa lumang pagkatao, sa pagnanasang makamundo. Ano ang mga ito? Gaya ng paikiapid, karumihan, mahal na simbolo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman, nako, kitang-kita nitong COVID pandemic, ano, na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit ipinapapatay? Sabi ng verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Ipinapapatay po itong mga excess na ito ng laman na nasa atin dahil mapanganib ito sa atin. Mapanganib ito para sa atin. At ito ang dahilan kung bakit yung mga taong ayaw pasakop ay mapapahamak. Kasi overgrown ang mga kasalanan ito na ipinahamak na sila. At kagaya ng cancer ay kailangan siyang putulin, intentional na putulin, para tayo ay mag-survive sa ating pananampalataya. So sabi ni Pablo, dapat patayin natin ang ganito mga kaisipan at damdamin upang hindi tayo maibulid na lumabag sa salita ng Diyos. Maaaring mabigat ang laban mo dahil hindi ito basta-basta matatalo.
Kaya makatutulong ang dalawang motivational suggestions na itinuro ni Apostol Pedro para maging determinado tayo na labanan at kontrahin itong lumang sarili. And I hope na pag talakay natin itong lumang sarili ay nakikita ninyo kung ano ang mga bagay sa inyo-inyo mga buhay na kailangan talagang intentional na tanggalin. Otherwise, pinapahina nito ang inyong disposition na mamuhay para sa Diyos. Ano yung dalawang motivational aspect na itinuro ni Apostol Pedro? Una, sabi niya, dapat niyong isipin na kayo ay mga dayuhan dito. You are foreigners in this land. Hindi tayo mga taga rito. Ang mga mananampalatayang sinusulatan ni Apostol Pedro ay literally mga foreigners sa mga land, sa mga nations na tumanggap sa kanila nang sila'y palayasin sa kanilang mga lugar o kaya'y kusang lumayas dahilan sa matinding pag-uusig na pwede nilang ikamatay. So, naiintindihan nila kung paano ang maging foreigner sa isang lugar. Kapag ikaw ay legitimate na foreigner, hindi ka pwede magkaroon ng mga riyarian sa isang bansa kung saan ka nakatira. Kaya sa atin ay hindi pwede magkaroon ng ari-arian ng mga foreigners. Kaya ang ginagawa ng iba ay naghahanap ng mga Pilipina na pwede maging asawa para sa pamagitan nila ay magkaroon sila ng ari-arian dito. Nasi-circumvent kasi ang batas. At malaking problema kapag ang isang foreigner ay nagkaroon ng ari-arian dito dahil pwede siyang ma-prosecute o ano mang kanyang negosyo, kagaya ng isa sa issue na pinapalabas sa isa sa mga radio stations, TV stations sa Pilipinas. Ano? Bakit? Because they are a foreigner in a certain land. Ganon din tayo dito sa mundo. Dapat hindi tayo nakikisangkot ng lubos at nahahawa ng mga bagay dito sa mundo dahil tayo hindi taga rito. Naalala niyo ang ating pinag-aralan sa Colossians, sa Filipos 3:20, ano? Na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Pangalawang motivation ay hindi ito yung tunay nating bayan, sabi ng salita ng Diyos. Ang ating bayan ay sa piling ng Diyos sa langit. Hindi tayo dapat nag-iipon ng mga bagay dito na mahirap nating iwanan. Manapa, dahil ang totoo naman kapag umalis tayo, kahit ipunin mo nang ipunin ng mga bagay, iiwanan mo talaga. Dahil wala ka namang madadala. Sabi nga ng salita ng Diyos, hubad kang dumating dito at hubad ka rin babalik sa iyong pinanggalingan. Nakakagulo ng pag-iisip ng isang tao at nagpapahina ng kanyang spiritual dispositions kapag siya'y umaasta at namumuhay na parang nandito sa lupa ang kabuuan ng kanyang buhay. At yun ang sinasabi ni Pedro na patay ninyo ang mga pagnanasang ito dahil hindi ito nakatutulong sa inyong paglagong espiritual. So huwag mong kalimutan kapatid at hindi ko dapat makalimutan bilang manggagawa ng Diyos na temporary lamang ako rito, temporary lamang tayo dito. Soon we will go to our eternal home. You will go to your eternal home. Tayo po ay medyo may pagluloksa ngayon dahil yung ate pinapalalangin, si ate Adorasyon ay kinuha na ng Panginoon. Siya ay 70 years old. Malakas na malakas ang katawan nang umalis ng Pilipinas. Dahil hinahabol niya yung pagtanggap ng kanyang US citizenship. Pero hindi po siya nakasurvive sa COVID-19. At yun ay kinalulungkot natin. Siya ay napaka-ardent believer. Sabi nga ng anak ay hindi nakakalimot magbasa at ng Biblia at magpuri sa Panginoon every day. At ang kanyang siyam na anak, mga kapatid, naakay po niya lahat, pati yung kanyang asawa bago pumanaw, naakay niya sa pananampalataya sa Panginoon. At sa atin siguro isipin natin ay mas maganda yung buhay ng Panginoon ganitong mga tao na napaka-fiery pagdating sa evangelism. Walang lugar na hindi siya pwedeng mag-share ng gospel. Pero mas ginusto ng Panginoon na siya ay magpahinga na muna at doon sa kanyang eternal home
hindi eternal garden, sa eternal home niya, siya manatili. So, this is just showing to us na temporary talaga tayo dito. So, nakakalungkot kung ang mga bagay na panglupa ang humahatak sa atin para ang dapat nating gawin spiritually, kung saan dapat tayo naghahanda at nagtitipon ng mga kayamanang panglangit ay hindi natin nagagawa. Ito mga pwersa na ito ay nandito at nakakabit sa iyo to ruin your God-given life. Sinisira na parang tanga ng mga ito yung binigay na buhay sa atin ng Diyos. Kaya, ang mensahe sa akin ng bahagi na ito, huwag mong hayaang sirain ng iyong lumang pagkatao ang iyong relasyon kay Kristo. Kapatid, let me say that to you as well. Huwag mong hayaang sirain ng iyong lumang pagkatao ang iyong relasyon kay Kristo. Ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay para sa Panginoon. Pero ang malungkot, may mga bahagi ng iyong buhay kagaya ko rin. Nandun pa yung binhi ng kasalanan na kailangan nating sabi ni Pedro ay iwan na natin. At sabi ni Pablo ay patayin natin. Dahil kapag hindi natin ginawa, sisirain nito yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang totoo ay di na tayo nakatali sa mga bawal. Ano? Hindi na tayo dun sa bawal yan, bawal dito, bawal hindi dapat yan. Sapagkat tayo ay pinalaya na ng Panginoong Hesukristo sa ganyang mga kalakaran ng buhay. Subalit hindi naman ibig sabihin na pwede nating gawin ang lahat ng gusto natin. Kaya sabi sa verse 16, ganito, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Yung parang pwede mong gawin ang lahat. Subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. So malaya tayo dahil pinalaya tayo ng Panginoon. Pero malaya lamang tayong gawin ang pinakababuti para sa kapakanan ng ating kaluluwa at ng ating buhay sa Panginoon. Minsan may mga tao marinig, ang Diyos naman ay pag-ibig. Kahit anong gawin ko, hindi naman ako parurusahan, hindi man magagalit ang Diyos sa akin, hindi man ako itatakwil. Maaring totoo sa isang banda, pero mali rin ang interpretasyon. No? Dahil hindi gusto ng Diyos na tayo ay nahukulapulan ng mga bagay ng mundo na ito na nagpapalabo ng ating patotoo at nagpapahina ng ating kakayanang labanan ang mga pwersa ng mundo. So, sa halip ang bili ng salita ng Diyos ay mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Basahin po natin ang buo, yung verse 16. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. So sa halip na ipaalipin natin sa pita ng laman ang ating mga katawan, ang gusto ng Diyos sa pagsulat ng kanya mga alagad ay ipaalipin natin ang ating katawan sa Diyos. Ganito naman ang pagkasabi sa 1 Korinto 6 mula talatang 12. 1 Korinto 6 mula talatang 12. May magsasabi, malaya ako makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman, ito po isulat ni Pablo, ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Sisirain ang pagkain at sisirain ang tiyan. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. So, malinaw ano po? Ang katawan natin ay hindi para sa immoralidad, ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga ng katawan. So, totoo na maaari nating gawin ang mga bagay, ang lahat ng bagay, dahil sabi natin, walang bawal. Pero may mga bagay na hindi nararapat, sapagkat hindi makapagbibigay ng lakas sa ating mga kaluluwa
at hindi rin makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Bumaling naman si Apostol Pedro sa pamumuhay ng tao para sa pamayanan mula sa kanyang paglaban sa kanyang sarili. Pero bago natin puntahan yon, gusto kong balikan sandali yung ating tinapos na pag-uusap. Ang desire ng Panginoon ay magtagumpay tayo laban sa ating lumang pagkatao upang ang lumang pagkatao ay huwag nang makagawa ng paraan para tayo maipahamak. Pangalawa, gusto ng mga alagad at ng Diyos na pagtagumpay natin ang lumang pagkatao. Kasi kapag nagtagumpay lamang tayo sa ating lumang pagkatao, saka natin magagawa na sundin itong dalawang bagay na pag-aaralan natin. At itong pangalawa na ito ay ang pamumuhay ng tama sa pamayanan ng mga tao. So unless you're strong spiritually, napakahirap mabuhay ng maka-Diyos sa isang pamayanang hindi kinikilala ang Diyos. So tingnan po natin sa verse 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Yan po ang sabi, ano? Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ano po ang itinatagubilin? Ano ang appeal? Mamuhay kayo, mamuhay tayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Sino ba yung mga hintil? Ay yung mga hindi sumasampalataya sa salita ng Diyos. Yung mga bansa o mga tao na walang pagkakilala kay Jesucristo na siyang unang level ng pagkakaroon ng relasyon sa kanila. Tanda po ninyo na ang unang level ng relasyon kay Kristo ay ang pagkakilala sa kanya at ang pagtanggap. So itong mga tao na ito, mga hintil, ay hindi sumasampalataya sa kanya. Ang context ng mga talata ay ang hirap ng mabuhay sa gitna ng isang hostile o masungit o laban na kapaligiran. So, namumuhay tayo sa lugar na hindi sila mananampalataya at sa ganun hindi nila tayo naiintindihan at minsan pwedeng masungit sila sa atin, masamang ugaling nila sa atin dahil nakakairita sa kanila yung mga bagay na ating pinagagagawa at mga bagay na ating pinagsasasabi. So, mahalagang naintindihan po natin yon. So, sa ganitong lugar, ang bilin sa atin, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. So, naranasan ito ng mga Hudyong nasa pangangalat hanggang sa mga lugar na kanilang pansamantalang tinitirhan ay maaring biktima sila ng mga pag-uusig kahit hindi kasing sidhi o kasing grabe ng pag-uusig na kanilang tinakasan. Ang tendency sa ganitong pagkakataon kapag tayo ay nababastos o kaya nasasaktan ay ang magtanggol ng sarili natin, di po ba? Na maaari namang maging dahilan para kakitaan tayo ng mga hindi mananampalataya ng hindi mabuting ugali na maipipintas sa atin. So kahit pa sabihin natin sila ang nag-provoke, na provoke lamang tayo dahil sa kanilang mga pag-uusig, tayo pa rin ang mapipintasan kung mali ang ating pag-uugali sa gitna ng mga taong hindi sumasampalataya. So sa isip natin, dapat maging given na hindi talaga nila matatanggap basta yung ating pag-uugali. Kaya dapat tayong maging ready na tumanggap ng anumang repercussions ng mga aksyon natin. Aksyon natin, counter-reaction nila, yun ang magbibigay sa atin ng minsan ay sakit sa loob. So hinahamon sila ni Pedro na magpakita ng kinakailangang ugaling Kristiyano. So magandang paalala sa atin po ito mga minamahal. Na kapag tayo ay napapagsalitaan, napagparinggan, nakukutya, anumang bagay, sa halip na tayo ay magtanggol at makasakit ng damdamin ng mga hindi mananampalataya dahil sa pagbabangong puri,
napakahalaga na magpakita tayo ng kinakailangang ugaling Kristiyano. Kailangan natin itong sadyain to intentionally do it, na makita nila yung ating mabubuting gawa. Yun ay bilin sa mga nangangalat na mga mananampalataya, kasi napakahirap po namang hirap na hirap ka na, kinukutya ka pa. Kaya sa halip na sila'y lumaban, they were advised na magpakita ng mabubuting gawa na siyang tatak ng kanilang pagkatao. Meron po kasing tatak yung pagkatao natin. At yung mabubuting gawa, nakagay ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo dahil mananampalataya tayo. Kung ganun ang gagawin nila, o kung ganun ang gagawin natin, malalantad sa mga tao ang karakter ng Panginoong Hesukristo at magpupuri sila sa Diyos pagdating ng araw, sabi ng apostol. Ay, ganun pala ang inaasahan. Ganitong-ganito ang aral ni Kristo. Kaya minsan ay mahirap siyang maunawaan na manakakaranas ng pag-agrabyado. Halimbawa, kung sinaktan ka, ninakawan o hindi binayaran sa dapat, nasasaktan kahit ang mga mananampalataya. At may tendency na gumanti tayo either sa batas o sa pamamaraan ng tao. Pero na ang inyo napapansin, hindi siya nakakatulong. Ang mga taong hindi sumasampalataya, kapag ginawan mo ng masama, siguradong masama din ang igaganti sa iyo. Sabi nga, ngipin sa ngipin, yun ang labanan. O kaya, apoy sa apoy. Pero hindi pwedeng pampatay ng apoy ang kapwa-apoy. Alam po natin yan. Hindi pwedeng sabuyan ng gasolina ang apoy kung gusto mong patayin. Talagang tubig ang pangpatay sa apoy, hindi kapwa-apoy. Kung ang gagawin natin ay ang kabaligtaran, kapwa tayo masusunog. Ang ibig sabihin, mapapahamak yung tao na may atraso o kaya may hinanakit sa atin, at tayo naman ay pwede rin mapahamak at mawalan pa ng patotoo dahil sa maling pag-uugali sa kanilang kalagitnaan. Ngunit hindi lang ito sa ibang tao. Kahit sa mga kasambahay natin, yung mga kasama sa bahay na hindi mananampalataya, yung mga kasama sa bahay na iba ang mga pag-uugali, mahalaga rin na inuunawa natin sila at pinag-iingatan na yung ating mga patotoo ay hindi nasisira. Yung mga kapitbahay na minsan hindi mo pipigil na talagang magulo sila, hindi natin sila pwedeng palaging hingin o nasain na maging kagaya ng ugali natin. Dahil iba talaga yung ugali nila. So sabi nga, minsan kailangan natin bumagay kahit nahihirapan tayo. Ito ang dahilan na sinasabi ko kanina na mahalagang manalo muna tayo sa sarili natin bago tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Dahil kapag hindi ka nananalo sa pita ng iyong laman, tapos umabot ka sa sitwasyon na makakanti ang iyong galit o anumang bagay na mahina sa iyo, siguradong mahuhulog ka sa kasalanan. O kaya, mawawala tayo sa tamang focus. Hindi natin makokontrol ang mga sasabihin sa atin ng tao. Yun po ang sigurado. Lalo kung iba talaga ang kanilang paniniwala at ang kanilang mga prinsipyo. Ngunit makokontrol natin ang ating behavior upang palaging mabigyan ng pagkakataon ng Espiritu ni Kristo na gumawa sa buhay ng mga tao na ito. Kapatid, nasasalamin mo ba ang iyong sarili sa gitna ng iyong neighborhood, sa iyong trabaho? Nasasalamin mo ba ang iyong sarili? Sabi ng verse 15, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng iyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. So ang pampatay po sa maling pamumuhay at maling pag-uugali ng hindi mananampalatayang kapaligiran ay ang mamuhay ang mananampalataya ng tama kahit lumalabas minsan na tayo naapi o minsan lumalabas na para tayong mga tanga. Maisip minsan ang mga tao na kapag tayo nagpapaapi, waring nagpapaapi sa mga tao na
hindi dapat gumagawa ng ganun sa atin dahil tayo naman ay may katwiran na tayo ay sira ang ulo. Pero kapag ating pinaniwalaan ang ating Panginoong Hesukristo, tama po siya. Na minsan, kung kailangan ka magbukhang tanga, pero hindi naman, kundi dahil ipinamumuhay mo ang pananampalataya ay gawin mo. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos ang ganitong paraan ng pamumuhay para mga taong ito na walang pagkakilala sa Diyos ay makakilala sa Kanya. Kapatid, lahat ng believers noong unang panahon hanggang ngayon, ulitin ko, lahat ng believers noong unang panahon hanggang ngayon ay nakakaranas ng kaparehong challenges. Ngunit palaging nagtatagumpay ang Panginoon. Panalangin ko na sa iyong buhay at sa aking buhay, magtagumpay ang Panginoon. O kagandang tingnan isang araw, sasabihin ng mga kapitbahay mong hindi mananampalataya, lahat ng bisyo at lahat na nanggawain nando doon, salamat sa kanyang buhay, dahil sa kanyang buhay, dahil sa kanyang pagtitiis, nakilala ko ang Diyos. Pero bago ito mangyari, kapatid, kailangan patayin mo ang mga pita ng laman na maaring buhay na buhay pa sa iyo. Pangatlong bagay na ating tatalakayin ngayon ay ang ating pamumuhay bilang nasasakupan ng pamahalaan o ng mga tao na mayroong otoridad sa buhay natin. Kasama dito yung mga amo, kung kayo ay kasambahay, mga boss, kung kayo ay empleyado, anybody who has authority over you, kasama doon, at ang ating pamahalaan. At ganito ang sabi ng verse 13, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. So ang sangkot dito ay ang gawaing pagpapasako. Ang pagpapasako pa hindi lamang kilos. Ito po ay damdamin. Pwede kasing nagpapasakop tayo sa tingin ng tao, pero nagre-revolusyon, nagre-rebelde yung mga damdamin natin. Ngunit kapwa sinasaklaw ng talatang ito ang iyong attitude at ang iyong feeling. Ha? Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa mga pinuno ng pamahalaan, sa iyong boss, sa iyong landlord, kung anumang trabaho na nasasakop kayo. Ang tanong ngayon, paano ba yung biblical na pagpapasakop? Ang biblical na pagpapasakop ay ang pagsunod sa mga ipinapatupad na batas kung sa ating pamahalaan. At ito po ay mahalagang mahalaga, lalo na starting bukas, inaasahan natin dito sa Mindoro, kasama tayo, ay tayo ay modified general community quarantine, MGCQ. At ibig sabihin, maaring malaya nang lumabas at kung matutupad yung sabi ng iba ay 50% ng isang sambahan ay pwede nang punuin. Alam niyo po, ito'y maganda pero napaka mapanganib. Dahil ang totoo ang virus ay nandito sa paligid natin at dinadala siya ng mga tao. Kung nakikinig kayo sa mga doktor na analyst, kasama na si Dr. Mata, naniniwala siya na kahit hindi pa nga asymptomatic, ay pwede na maging carrier ng virus na ito. Ito hindi pananakot, ito'y pagsasabi ng totoo para tayo maging masmulat ang mata at maging maingat. Manampalataya tayo, pero maging maingat tayo. No. At ito'y malalabanan natin na sa halip na kasi yung kalayaan ng tao na magtipon ay pwede maging dahilan para muling lumaganap ang sakit na ito at higit na mabigat ang sunod na wave na pwedeng maranasan at hindi nakayanin ang Pilipinas. Kaya pwede nating i-enjoy na malaya tayong gumalaw. Kasama na ako kasi nakakainip po. Eh, bawal sa senior ang na lumabas. Na. O kailangan kong magpasakop sa alituntunin kagaya ng pagsusot ng maskara,
na dapat tama rin ang paraan ng paggamit, kasi alam naman natin na pwede din ikamatay yung palagi ka nakamaskara, lalo na kung mabigat ang gawaing ginagawa mo. Kailangan marunong kang magtanggal sa tamang paraan, marunong kang magpahinga sa pagmamaskara sa tamang oras, tamang lugar na pwede mong gawin ito na walang mataas na panganib ng infeksyon. So, lahat ng ito ay dapat gagampanan ng mga tao. Ang problema ang Pilipino, ang daming pasaway na kapag ka binigyan mo ng lugar, higit pa sa iyong ipinapahintulot ang kanilang gagawin. Ang malungkot ay ito. Minsan kasama tayong mga mananampalataya. At dapat natin aminin yun. Minsan tayo rin ay matitigas ang ulo at tayo ay pangahas sa mga bagay na hindi tama. Pero bilang mga mananampalataya, tayo ay pinapaalalahanan na maging modelo ng ating kapaligiran sa pagsunod sa batas. Yun ay para sa atin at para sa ibang tao. Kasama din po dyan yung pagtulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng pamayanan, na kung hindi man tayo makapaglingkod sa ibang tao, huwag na tayong maging problema ng gobyerno para hindi na tayo tutulungan, at yung kanilang pagtulong ay maiuukol na lamang sa mga taong tunay na nangangailangan ng kanilang kilos, ng kanilang operasyon. So hanggang saan tayo maaari magpasako? Siyempre, hanggat po pwede at hanggang hindi lumalabag sa salita ng Diyos, ang advice ng salita ng Diyos, magpasako po tayo. Ngunit kung sakali at dumating sa pagkakataong ang pagsunod mo sa batas ng gobyerno ay magkakasala ka sa Diyos, itaya mong iyong buhay na huwag mong sundin ang utos ng gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit ng unang siglo, ng panahong namatay si Apostol Pedro, ay marami ang ipinapatay dahil tumanggi silang sumamba sa emperador. Dahil alam nila na walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos lamang. Kaya ang iba sa kanila ay ipinakain sa leon, ang iba'y sinunog ng buhay, ang iba'y pinatay, minartir. Ngunit tiniis nila ang lahat dahil mas gusto nilang sumunod sa Diyos kaysa sa utos ng tao. Namatay sila noon kasi ayaw nilang sumunod sa maling utos. Gayunpaman, tayo ay pinagsasabihang igalang natin ang mga gobernador, igalang ang emperador, igalang ang gamit na salita, hindi pagsamba. Sa verse 15 to 17 ay may pagtuturo po sa atin na angkop na pamumuhay sa larangang ito na ating pinag-uusapan, at dito po tayo magwawakas. Verse 15, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Ano po ang panawagan dito? Ipamuhay ang tama. Ipamuhay ang tama. Huwag tayong makiuso sa mali. Verse 16, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Huwag gamitin ang kalayaan na gumawa ng masama. Sa Pilipinas, sobra ang kalayaan natin. Nakakalungkot yun. Sobra ang kalayaan. Lalo pa sa sobrang laya, minsan yung pang nagpapatupad ng batas ang nagmumukhang mali. Yun ang nakakalungkot sa ating bayan. At yun din ang dahilan kung bakit tayo hindi umuunlad. Naiiwanan tayo ng mga bansa na mahusay ang pagpapatupad ng mga batas at ang mga mamamayan ay sumusunod. Nawa tayo mga mananampalataya, we who claim to be born again Christians, ay matutong mamuhay na malaya, pero huwag nating gamitin ang kalayaan para gumawa tayo ng masama. Pangatlo, verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos, igalang ang emperador. Sa dulo ng verse 16, nakalimutan kong basahin ang sabi po, sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos.
Yun yung patatlo. Mamuhay bilang mga alipin ng Diyos. Ano po yung unang tatlo? Ipamuhay ang tama. Huwag gamitin ang kalayaan na gumawa ng masama. Mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. At ang panghuli, sa huling bahagi ng verse 17, pairalin ang paggalang sa kapwa. Pagmamahal sa kapatiran, napakahalaga, at mamuhay na may takot sa Diyos. Mga kapatid, kapag ating pinagtagumpayan yung ating mga pita ng laman, magiging handa tayo at equipped na mabuhay sa mundo. At kapag nandito na tayo sa labanan, alalahanin natin ang apat na bagay na ito. Ipamuhay ang tama, huwag gamitin ang kalayaan sa paggawa ng masama, mamuhay bilang mga alipin ng Diyos, pairalin ang paggalang sa kapwa, pagmamahal sa kapatiran, at ang pamumuhay na may takot sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Sa mga susunod na araw, kapag po balik tayo sa normal na mga activities, maaaring hindi ko nakayanin yung araw-araw na broadcast kagaya ngayon. Pero asahan po ninyo na hindi natin ito ititigil. Ang aking goal ay at least 3 times a week ay makapagpatuloy tayo, dahil ang dami na pong nakikinig ngayon na hindi natin kasama sa iglesia, iba-ibang mga grupo, at minsan kahit iba-ibang mga tao sa iba-ibang lugar, at hindi lamang sa Pilipinas, sa ibang lugar sa Asia, sa Europe, sa Amerika, umaabot ang ating pag-broadcast. At yun ay magandang oportunidad na ibinigay ng Panginoon. Kung samahan niyo po ako sa pananalangin, habang may lakas pa, habang kakayanin pa, ay magawa kong magpatuloy ng ganitong uri ng paglilingkod. So, tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin para dalhin ang lahat ng mga kabigatan sa Panginoon. At higit sa lahat, ang ating pinag-aralan ngayong umaga. Kapatid, kung meron kang mga problema sa lahat ng bagay na ating pinag-aralan, pwede mo kong abutin sa messenger at pwede natin pag-usapan ang mga bagay doon sa abot ng aking kakayanan at karunungan na galing sa Panginoon. Ang hangad ko ay makatulong sa lahat ng mga mananampalataya na may access sa ganitong medium para mas tumibay tayo sa pananampalataya. Meanwhile, magpasalamat tayo sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng biyaya na malaya mag-usap sa kanyang salita at lumago sa kanyang salita. Tayo sandaling manalangin. At anuman ang kabigatan na meron tayo ay ating isama sa panalangin. At isa pa po, ako'y humihingi ng inyong panalangin para sa pamilya na Ate Adoracion Ortega, sa kanyang mga anak na nasa iba-ibang bansa at dito sa Pilipinas, yung patuloy na kaaliwan ng Diyos sa kanila sa pagkawala ng isang butihing ina, isang uderang ina, at isang uderang mananampalataya. Minsan mahirap kapag ang nawala ay napakabuting tao. Pero kung tutuusin, mas magandang sumalangit ang mabuting tao kasi sigurado tayo sa kanyang kalagayan. So tayo po ay yumuko tayo manalangin. Amang banal, maraming salamat sa iyo na pinagpala niyo kami minsan pa ngayong umaga. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa kalusugan at kalakasan iyong iriregalo sa aming lahat ngayong oras na ito. Maging sa mga kapatid ko na katutok sa tube ngayong oras na ito, salamat na anuman ang mga kabigatan sa kanilang mga buhay, anumang pisikal na laban, espiritual na laban, Panginoon, tulungan mo silang magtagumpay. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, pagpalain ang pamumuhay, pagpalain ang kanilang mga pamilya, pagpalain kaming lahat ng aming mga buhay ay mag-reflect ng karangalan, kapurihan, at paghahari ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pangalan na nanalangin po kami. Amen and amen. So God bless everyone. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa ganitong paraan ng pagpupuri sa Panginoon.